comment sa akin kung paano daw po gamitin ang StreamYard. Hi mga ka-explorer, welcome back to my YouTube channel, and this is Bisayang Explorer TV from Cebu, Philippines. But currently, nandito po tayo ngayon sa Saudi Arabia. So guys, sa mga baguhan po sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Mamimigay po tayo ng mga tips and advice po, lalong-lalo na po sa mga newbie dito po sa YouTube industry. So guys, ang gagawin natin ngayon is meron pong nag-comment sa akin kung paano daw po gamitin ang StreamYard. So guys, punta po tayo ngayon sa Google Chrome. Ang gagawin natin sa Google Chrome is i-search natin ang tinatawag na StreamYard, kung saan is yun po ang ginagamit na pang live streaming. So ayan, i-search natin ang StreamYard. Ito po ang StreamYard. Ayan, nandiyan na po tayo sa StreamYard. So, click natin yung StreamYard. At dadalhin po tayo doon sa ating StreamYard table. Ayan, meron tayong upcoming broadcasts. Meron tayong past broadcast. So, ako guys, is meron akong past broadcast. Kasi nag-live na ako kanina, kakatapos ko lang. Ayan, 4 hours and 37 minutes and 12 seconds po ang ating live streaming ngayon, kakatapos lang. So guys, natatanong po kasi yung kilala ko. So gagawa tayo ng... So guys, bago po pala tayo makapagpasok dito is pwede tayong lumaglagay ng destinations. So siguraduhin nyo po yung destinations guys is nakalagay po yung YouTube channel mo. Halimbawa, my YouTube channel guys is Bisayang Explorer TV. Pwede mo rin gawin yung Facebook destination mo. Pwede rin sa kahit saan. Ayan. Sa broadcast tayo. Punta tayo sa broadcast. Ayan. Paalala po guys, before po yan sa broadcast guys, meron tayong account. So mag-login po tayo ng email account natin. I-message agad ng email ang ating login code kapag na-login na po natin ang ating email account. So punta na tayo sa create a broadcast. So ang nangyayari guys is create a broadcast. So broadcast to our YouTube channel or your Facebook, or you can record only. So you have more choices for this feature. So next guys is gagawa tayo. Pag i-click natin yung ating YouTube channel, kasi sa YouTube tayo mag-broadcast, mayroon tayong tinatawag na title. So lagyan natin trials. Meron tayong title, so ang ilagay natin is trials. Tapos description, kahit ano na pwedeng ano, kahit anong description basta about sa titles nyo. So meron tayong choices dito na private or unlisted or public. So sa akin is trial lang to, i-public, i-private ko muna. So pwede din tayong mag-schedule. Kapag i-click natin yung schedule guys is marami ang lalabas. So merong thumbnails, image, merong anong oras, anong araw. So hindi tayo mag-schedule, punta tayo sa create broadcast kasi nag-trial tayo. So ayan, dalhin natin, dadalhin na tayo sa loob ng StreamYard Studio. Pagka-click po natin dun guys is dadalhin tayo sa StreamYard Studio. Ayan, nag-move na po ang ating microphone. So dapat isi-set up natin yung microphone natin sa settings. I-click natin yan. Mag-choose tayo ng kahit anong ano, uri ng camera at saka audio. Ayan, pwede tayong mag-ano ng green screen guys kapag na-upgrade na po ang ating StreamYard. Ayan, so ayan guys, pwede rin natin lagyan ng Bisayang Explorer TV, kasi Bisayang Explorer TV po yung YouTube channel ko. So kahit ano po yung lagay ninyo. Next guys is enter the broadcast studio. So nandito na tayo sa broadcast studio guys. So para po mayroong boses po talaga yung mga nakikinig o nanonood sa atin, kailangan mo natin itong i-add. I-add mo na natin. Ito yung camera natin guys, pero sira po yung camera ko ngayon. So kailangan pang i-fix. Kaya nag-live streaming pa ko guys 2 days na walang camera na. Pero okay lang. And guys, meron tayong tinatawag dito na
comment section. Meron tayong banners, brand, private chats, and settings. Ayan, so ang gagawin natin guys is isa-isa natin i-apply ang bawat isa. So sa comment guys, ayan, dito sa comment. Halimbawa, nag-comment tayong hello, ayan. Ayan, naka-red siya guys kasi hindi tayo naka-live. So pwede natin siyang i-display guys dito sa ating screen dito. So i-click lang natin, meron ditong lalabas na plus or add. Next guys is banner. Yung banner natin guys is ito. Pwede natin ipakita dito. Ayan, i-click natin show. Ayan, ang banner natin guys, ito po ang banner natin. Moving banner po siya. So paano maglagay? I-click lang banner dito. Tapos maglagay ka lang ng kahit anong words dito. Add a banner. Kahit anong words na related po sa channel nyo. So ito po ang sa akin. Hello mga ka-explorer, greetings from Saudi Arabia. Enjoy my live stream every day 4 a.m. to 10 a.m. Pilipinas time. Keep safe, stay at home. So yun po ang aking banner. So yun din tayong brand. Itong brand guys is pwedeng lagyan natin ng powered by Streamyard, or pwede tayong maglagay ng sariling natin brand. Pero wala pa tayong hindi pa tayo na-upgrade. So guys, kapag ready na po ang meron tayong mga button dito guys. Merong mute, stop camera, microphone or camera. We have screen. This is very important guys. At saka itong invite. So itong screen guys, is ang gagawin natin is i-click natin ang screen. Ayan. Mag-share screen tayo. So halimbawa, i-cancel mo natin. Mag-search tayo dito ng YouTube. Ayan, YouTube. Ayan, search tayo ng YouTube dito. Ayan, itong YouTube channel na yan. I-share natin yun guys. Na kung saan is makita po yan ng ating mga viewers. So makita po siya ng ating mga viewers guys. Ayan, makita po yan ng ating mga viewers. Ayan, tingnan natin dito. Ayan, so halimbawa is i-click natin ang share screen. Click natin ang share screen, lalabas to. So ang ating gawin is share screen na lang. Tapos guys is magpili tayo your entire screen, application window or Chrome tab. So nandito tayo sa Chrome tab kasi nag-search tayo diba sa Chrome tab. Punta tayo sa Chrome tab, meron tayong screen, StreamYard at saka yung Bisaya Explorer na YouTube kasi yun ang na-search natin. So i-share natin ang YouTube natin. So pag-click ng share guys is makita na yan sa screen ng mga viewers natin. At balik agad dito sa StreamYard. Ayan, naka-flash na po siya sa StreamYard. So itong mga features guys is pwede tayong mag-full screen. Pwedeng merong 3/4 screen pero merong dalawang tao. Pwede natin yung i-full. Ayan, pwede natin ito, isa. Pwede natin ito, tatlong tao yan. Ayan, so dapat ito lang. Ayan, so yun po ang gamit po ng screen, share screen. Kapag ayaw mo na siyang i-share, i-stop screen lang siya. I-stop screen share. Tapos guys, kapag gusto mong mag-invite guys, napapasok po sa inyong YouTube live streaming, i-click nyo lang po ang invite. Meron tayong tinatawag na invite dito na button. Click mo lang yan guys, tapos meron silang binigay na copy the clipboard. Copy to clipboard, ayan, copy. Copied na po ang ating link sa ating live streaming. Ayan, i-X natin. Tapos, punta tayo sa comment section. Ayan. Pwede natin i-paste doon para po makita po ng ating mga viewers kung sino po ang gustong umakyat. Nandito na po yan. So, i-click lang po nila yan guys at maka-join na po sila sa ating live streaming. So, ganun po kaganda po ang ating StreamYard guys kapag gagamit tayo ng StreamYard sa ating live streaming. So yun po ang example natin sa ating live streaming. So yun po ang StreamYard guys, sobrang ganda talaga ng StreamYard. So after po na prepare yun lahat dito, i-go live lang po natin. Go live. Ayan. I-click lang po natin yung go live. Ayan, naka-live na yan. So kapag tapos na po kayong nag-live, pwede nyo pong i-end broadcast. End broadcast. Ayan, tapos na yan. Tapos, after po na mag-end broadcast, kahit i-click natin to good or bad, not now.
Tapos, return to broad dashboard. Eh, ito yung dashboard natin. Sa dashboard, guys, is makikita natin ang upcoming broadcast or past. So, meron tayong past. So, ito yung trials natin. So, i-delete natin tong trials natin. Kasi trials nila. Dito makikita natin, guys, lahat ng mga ginagawa natin. So, yun po ang ating StreamYard. So, thank you very much, guys. Huwag kalimutang subscribe and click the notification bell para po updated sa ating lives, sa ating YouTube channel uploads. So, yun, guys. Thank you very much and God bless.